Mare, galit pa rin yung sugar daddy ko mula nung ginawa kong balot yung mga palahi niyang itlog. Paalis nga ako at pagkainit pala ng upuan. Shoota ka, susunugin mo pa yung anes ko. Sa sobrang galit nga ng sugar daddy ko, iniwan na yung motor sa akin nung nakita yung balot sa compartment. Hindi ko na ipapakita yung part 2, Mare. Malala kasi yung galit. Siyempre, hindi ako nagpatalo at mas galit ako. Kaya naman samahan niyo ako ngayon at kakain ako sa karinderya. Shoota, Mare. Hindi na ako binigyan ng allowance. Mura nga lang ang pagkain dito at masasarap pa. Buti na lang, Mare, sanay akong kumain sa karinderya dahil ito na yung bumuhay sa akin. Nakapamili na nga ako ng ulam kaya kumuha na ako ng kutsara tinidor. O diba, libre din ang tubig, malamig pa. At syempre, Mare, may libreng sabaw din, mainit pa. Pero yung sabaw dito, Mare, hindi lasang medyas, promise. Kompleto nga rin sa sausawan at libre din yan. Sobrang laking bagay nga, Mare, na mayroong mga karinderya. At seryoso din ako sa sinabi ko kanina na ito yung bumuhay sa akin. Malaking bagay kasi ang karinderya sa mga masang Pilipino. Bubuhayin ka talaga nito, Mare, kung maliit lang ang sweldo mo. Bukod kasi sa abot kaya, mabubusog ka talaga. Biruin mo, Mare, 50 pesos, nagkatalo-talo na. Hindi mo na rin kailangang mag-effort magluto at kakain ka na lang. Malaking bagay din to sa mga nagtatrabaho na may isang oras lang ang break. At pati na rin dun, Mare, sa mga below minimum ang sweldo. Ang nakakalungkot na katotohanan na mayroon pa rin sumusweldo ng 100 o 200 piso kada araw. Hindi naman natin sila masisisi dahil ang hirap humanap ng trabaho ngayon. Ang importante naman, marangal yung trabaho mo at hindi ka nagnanakaw. Aminin nyo, Mare, napakahirap humanap ng trabaho kapag high school graduate. Kahit nga college graduate na, kapag first time mong nag-apply, ang hinahanap yung may mga experience na. Eh, paano ka naman magkakaroon ng experience kung hindi ka nila tatanggapin? Kaya ang buhay ngayon, Mare, kanya-kanyang diskarte na lang. Katulad na lang ni Kuya, napadaan lang, hiningan ko ng ulam. Ang bango kasi, Mare, ng tuyo. Tumatakbo pa nga si Kuya at baka maubos ko yung ulam nila. Ikaw naman, Kuya, tikim lang naman. Niluluto pa lang kasi, Mare, naaamoy ko na. Ang sarap ng ulam nyo, wala na ba? Sa araw-araw na pagkain ko nga sa karinderya, iba't ibang klaseng tao ang nakakasabay ko. May mga masisipag na jeepney driver at construction worker. Meron ding mga nagtatrabaho sa grocery at mga naghahanap buhay sa tabing kalsada. At ang madalas, Mare, yung mga take-out na pang-ulam sa bahay. Naalala ko pa nun, Mare, nung mga bata kami, sobrang hirap ng buhay. Yung isang order na ulam, tatlo kaming magkakapatid na maghahati-hati. Pero hindi ko pinagsisisihan na na-experience namin yun. Kapag kasi nakaranas ka ng hirap, lalo kang magsisikap. Pero sa totoo lang, Mare, kahit kumikita na ako, sa karinderya pa rin ako madalas kumain.